ating bahay para po sa magkakapatid nila Kim, Kate, Kay, Alexander, at saka kay Kyle. Ayan. So, may pakita namin sa inyo yung progress po nung pinapagawa nating bahay. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood. Ang aga ng live natin ngayon. At pasensya na medyo maingay lang. Pero hindi natin pa-stop kasi para hindi po magambala yung ginagawa ng ating mga panday. Mainit ngayon at kabababa lang po namin nung isang araw galing ulit kami sa bundok. So, kaya dumiretso na po ulit kami dito sa pinapagawang bahay para ma-update po namin kayo. At bago ang lahat, magtitin ko lang po pala ako kay Tito Efren Yap para po sa sponsor ng pabahay na worth 600,000 pesos. Salamat, Tito Efren. Pang ilang araw? Dahil pang ilang linggo na to? Pangatlong linggo na nila ito. Nag-stop-stop kasi yung 3 weeks naman pa stop-stop kasi nagkaroon ng Holy Week, so nag-stop. Kaya pero may ipakita namin sa inyo kasi meron pang gina para makapasok tayo. Para hindi natin sila ma-istorbo. Ayan. Hindi, okay lang, sige lang. Wag mo nang pa-stop para dire-diretso yung ginagawa nila. Mahirap kasi pag-stopan natin. Hindi naman masyadong Pasensya na kayo kung maingay ha kasi nandito po tayo sa site. Ayan. Nagawa po yung mga engineering. Bakit nakasalamin si Madam Yula ngayon? Kita mo nga si Madam Yula. Ano niya? Mainit. Ha? Ano yung nakasalamin? Si Madam Yula. Ah, hindi ba yun si Madam Yula? Sider, kumusta? Nagbabari ka dyan na. Kining among gihimo nga balay, hapit na ni Mahuman. Lapit ni Mahuman? Pwede na ako'y dali dalang tuba. Para pang tagay na mo samtang maghimo ni sa among balay. Layo sakit. Igit. Yan, shout out po sa lahat ng mga nanonood nating kababayan. Paki-like nga po nung ating live. Ayan, antay lang po natin dumating din yung magkakapatid kasi nasa school pa. Hindi po natin sila madalas makita sa vlog namin kasi nasa sa school po sila ngayon, so may pasok. So kapag Sabado naman at weekend, kami naman po ay nasa bundok at namimigay ng package. So kasi pamimigay ng package para at least na ipamimigay natin ng package. Okay. Watching from Pasay City, Lorna, salamat po. Ayan. Kasama ko dito si Paul, si Kuya Elliot, tsaka si Madam Yula. Sige, pakita na natin yung pinagawa nating bahay. Ito. Medyo malabo yung signal natin. Medyo nawawala yata. Kasi medyo maano yung nakokobera ng mga kabundukan, ng mga puno no? Ito na po siya, pakita lang natin. Ayan. Ayan, naglalagay na po sila ng mga bakal, metal sa taas. Siguro mga 3 days, after 3 days, may bubong na yan, lalagyan nila. No? Ay, wala pa yung mga no? Nasa kabila siguro. Ayan, kita nyo. Malaki po ito. Tatlong kwarto yan. Tapos, may terrace, may CR, kompleto, tapos may dirty kitchen pa sa likod na maliit, lalagyan din po natin. Yung mga puno, makikita nyo, hindi pa natin pinapuputol kasi para kahit paano maliliman pa sila. Pero puputulin po yan, yung mga sanga-sanga dyan, yan, dito. Kasi kumbaga, para dito, puputulin po yan. Ay, wala nang mangga, no? Harvest na, no? Inahan ni nanay, no? Tinagpapaalam yung sinanay. Sabay ganun. Shoutout po sa 1,000 viewers po natin. Hello, watching from Bukidnon. Watching from Malaysia. Ayun, galing po kami ng Bukidnon. Aliyaan nila kao. Sa Fernando Bukidnon po kami galing noong isang araw. Ayan. Hello, Father Paul. PBT, malaki ng bahay na magkakapatid. Yes, ang laki po nito.
nawawala ang signal. O kasi naghahanap ng ano eh, medyo maano yung signal natin. Dito tayo para malilim. Mainit kasi doon mga kababayan. Ang laki no? Grabe, tingnan nyo. Dito may kwarto, kwarto, kwarto doon. Doon. Mamaya papasok tayo sa loob. Ang laki nito. Taka ang tibay po ng haligit. Tingnan nyo, laki oh. Pero dito, cladding lang. Wall cladding yung gagamitin. Pero matibay yun para mas magaan po siya. Kasi tulad ng sinabi namin, halos ng mga bahay dito, ganun na yung ginagawa. Kasi nga pag lumilindol, para hindi masyadong mabigat sa ano, hindi ma-damage. So, marami na kasing nag-collapse na bahay dito during nung naglindol. So, pagka ano, lumilindol kasi dito lagi sa, madalas ang lindol sa Davao, mapapansin nyo. Yung iba, mga bahay dito, nagka-crack na yung mga ano. Kaya kalamitan na mga bahay na ginagawa ngayon dito as yung naka-cladding. So, mas safe daw naman kapag gano'n kasi magaan lang. Kaya sinunod din natin para syempre yung safety din ng mga bata. Kaya mapapansin nyo, ayaw ko lang kung makikita nyo. Diyan o, yung mga bahay dyan, tsaka dito, doon, halos lahat. Pag nakapunta kayo dito sa Matanao, yung mga bahay dito ganyan. Pero matibay pa rin po ito. Pinatibay pa rin. Pinagaan lang natin ng konti para hindi masyadong ganyan, hindi magkakrack. Damage. So kung cladding siya, pero yung cladding po naggagamitin dyan, makakapal yun. Tsaka matitibay yun. And yung bakal na gagamitin niya, hindi siya basta-basta bakal lang na maninipis. Makakapal po yun. Ayan o. Tsaka yung ginamit dyan na metal sa bubong na makakapal po yan. Ang laki. Ah, nandito yung pinto sa ano. Malinaw pa ba ang signal natin? Malinaw pa. Ayan. Shoutout po sa lahat. Ayan. Sorry ha. Hindi naman din iistorbo yung mga gumagawa. So dito, dito sa likod, medyo ano ka dito, Kuya Eli, para makita nila. Dito yung exit sa likod oh. Dito maglalagay pa dito ng dirty kitchen. Dito yata banda. Ayan. Laki. Sana all. Sana all may bahay na ganito. Puputulin pa yung puno. Ito, tinambakan po ito. Kasi, para tumaas ng konti. Kaya, ayan, nagtambak pa ng, pero mga tinambak po dito, matitigas yan. May mga patulupa. Hi, CS. Magandang umaga. Ay, ang galing nung pangganto nila. Ano ba ito, kadangkadang? Kadang-kadang to eh. Oh, galing ni Ider, no? Nakaakit na dun si Ider, oh. Ha? Kuya niya yan. Ah, kuya niya ba? Ate niya yan, day? Oh, bakit ganun? Magkamukha sila. Mahaba talaga buhok nila, day, no? Ha? Ay, ang pangit pala ni Ider. Sabay ganun yan. Okay na itong tambak na to po? Wala nang dadagdag? Abuhangin po? Kasing taas nyo po yung idadagdag? Pag napurmahan na ito sa loob, lalagyan kasi ng mga division eh. Ang laki. Matibay po talaga ito. Ang kwarto, isa. Ah, pa ganun. Pag ito ng kwarto. Saan nga babanda yung CR? Ah, pa ganyan ng kwarto. Isa, dalawa. Tatlo. Tapos, ah, saan ang CR? There. There, saan ba? Ha? Dito. Ah, dito. Ah, dyan. Ha? Dito? Saan? Ah, dito. Okay. Ayan. Tapos yung kwarto, 1, 2, 3. Ah, pinagigitan yung CR. Okay. Kopya. Yeah.
Yeah. Gets ko na. Yung pong may dalawang poste dyan, yung design kasi yun, naka-hollow blocks yan doon. Yun lang yung may hollow blocks natin. No? Hindi, malakas naman yung ano. Ah, okay. Ayun. So, inaantay lang namin mga kababayan yung magkakapatid para makita nyo rin sila. Galing kasi sa school pa. Anong oras na ba? 11:07. Baka mamaya nandito na yun sila, yung magkakapatid po. Ito pong yun. Ito pong sa ganito. Ganda ng bahay. Okay. At magti-thank you lang pala ako sa mga scholar natin. Ah, mga sponsor na scholar natin. Thank you po sa lahat po ng ano, tumulong sa magkakapatid. Marami pong salamat kay Tito Efren Yap, kay Tita Emily Bonifacio, kay Tita Caroline Baron, Sara Loretta Yago, Tita Pivilab. Marami pong salamat. Pera makutay. Yan. So, ito. Yan. Medyo nawawala lang po yung signal natin. Shout out from Sambuanga. Hello, shout out po sa inyo. Thank you so much sa lahat ng nanonood natin. Pasensya na po kayo, naputol yung live natin kanina kasi nag-reconnect. Kasi yung Starlink andito. Doon lang namin nilagay kasi hindi clear kasi maraming puno. Ayan. Ayan, pakita lang natin to. Ayan. Nagkabit yung signal. Ayan, nati-deliver sa gina. Pati yung ano, yung cladding. Apo na para hindi maano. O kasi, baka magasgas ano. Sige, okay lang naman. Okay lang naman kahit pahuli na yun. Ano pa man, marami pa mang gagawin na palitada pa. Oo, sige. Saan ka kumuha ng panambak? Kanila. Ah, mayroon sila. Okay. Hindi pa yung bayad? Sige. Lista lang muna. May mga kinuha ka pa? Mayroon. Nililista naman nila, di ba? Okay, sige. Ayan, tsaka na natin po i-announce yung gastos pagka natapos na. And i-advert din natin yung sponsor natin, si Tito Efren. So, ang dinonate na po kasi, napakalaki po noon, 600, almost. Kailangan ulit dito is additional na cement. So ayan, magsa-shoutout muna tayo mga kababayan. Milo Sibilio, hello po. Shout out. Rose Bibi, hello. Nining Vlog, Sir Paul. Ayan, thank you po. Saira Maika Almida. Wok Jagran, Lori Paz. Yan, yan po yung bahay. Romila Balagon. Shout out sa inyo. Joel Habilina. Watching from Iloilo City. Ams Vlog, hello. Ayan. Miss Jilly, naka-mute po. Ay. Lay, naka-mute. Naka-mute. Saan na pindot mo? Ayan. 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 Okay na po.
Okay na, Day? Okay. Sige, mag-shout out ko lang, Day. And paki-share na rin po, mga kababayan, yung live ni Sir Paul. Peter Paul, Francisco Paul, hello, shout out. Ayan, okay na. Ayan, okay na daw po. Raquel Rag, hello, shout out. Rose Orinci, hello po, shout out. Solidad Paharilio. Ayan, salamat po sa mga nandito sa live. At sa mga nag-like at nag-share ng live ni Sir Paul. Christina Barbin, hello po, shout out sa inyong lahat. Sita Catalan, Lou Plim, watching from Orlando, Florida. Naliyad ka. Siyempre maganda ko ba? Ayan, nalina na. God bless, PBTM. Shout out po. Ingat palagi. Thank you. Liberty Espanyo, salamat. Numiliyad ka kasi, Day, eh. Huwag mga ganun ako, eh. Ang gusto ko kasi, Day, maraming boys. Ay, wow. Brown Mix Vlog, shout out. Maganda dito sa location nila kasi maraming puno ng niyug. Saka may mangga malamig. Pero puputulin yan. Kasi yung mga sanga-sanga, para hindi po makasagabal dito sa ginagawa, puputulin pa yan. Yan. Wala pa yung magkakapatid, eh. Antayin lang natin. Ayan. Naman, napakaswerte niyang magkakapatid kasi pero inyo, mayroon pa silang natatanggap na monthly allowance. No, mayroon pa silang mayroon silang monthly allowance. Minsan umaabot yun ng 27 to 30,000 na binibigay po ng sponsor. Monthly yun, para sa lahat ng magkakapatid. Binibigyan po sila ng sponsor natin, naka-allocate na sa kanilang pag-aaral hanggang masuportahan po sila. Ay, napakaswerte nila. Kumbaga, wala na silang asikasuhin o intindihin sa kanilang pag-aaral, allowances, lahat na. No? Napakaswerte. Kaya na salamat din. Siyempre, salamat din sa lahat ng mga tumulong, lalo na yung mga sponsor po natin na tumulong po para sa kanilang pag-aaral. Maraming po salamat. Medyo lumayo lang ako konti kasi naiinitan ako doon. So, lumayo lang tayo konti. Ayan, dito tayo banda. Makitimartis muna tayo din. Habang tayo ay nagla-live. Medyo tiningala ko lang yung camera natin. Sandali po, ayusin ko lang. Ayan. So, marami pong salamat sa lahat ng nanonood. So, inaantay ko lang na dumating yung magkakapatid kasi wala pa, eh. So para ma-meet nyo din po sila ng live, no, makita nyo yung magkakapatid. So pumasok kasi sila. So 11:15, siguro mga alas 12 ay darating na sila. Ganda ng bahay na ito, mga kababayan. Pag ito po ay natapos na, ayan, nakikita nyo, napakaganda nito, no? Siguro mga ano, yun nga sabi ko, one month, yung ano natin, binibigay natin na possible na matapos. Kasi malaki, eh, tsaka marami pang aayusin. So, ipipinish pa, magpo-flooring, yung bintana, papagawa naman natin. Ano yung sukat ng bintana natin? 120. Lahat? Pwede na natin ipagawa? Pwede na natin ipagawa? Sa bagay, mabilis lang naman. Oh, sige. Sige, sige. Ha? 2-9? San banda? Oh, sige. At least mura-mura, ano. Makatipid ng sponsor natin. 3-5 man to? Oo. Okay. Pero maganda quality. Maganda quality. Sige.
So pinapa papagawa ko na sana yung bintana, pero sabi ni Idir sa kanila lang. So nandun po sila. Yan, diyan sila Kuya Eli, si Peter tumatambay. Alam niyo, ang daming kalamansi dito. You know? Tsaka yung mga okra, mga tani nanay. Dito ako nanguha ng kalamansi nung nakaraan. Grabe dami yun. Ayan. Kukuha ka lang dyan. Kaya yung mga bata, pagka nakalipat na sila dito, pwede sila magtanim ng gulay. Pwede sila magtanim. Kasi may irrigation kasi dito ng tubig. Kaya maganda, hindi sila nawawala ng tubig. Pwede yung pandilig nila, doon na lang nila kukunin sa irrigation. Ito. No, may tumadaloy na tubig dito ng irrigation. Gaganto lang, pero pwede ng pandilig yan. Parang sa palayan. Kasi yung paligid po nito palayan. Yan dyan. Oh. Tapos mga coconut. Shoutout Sir Paul Marimix Vlog. Shoutout po sa inyo. Hello po sa 1,592. Mayroon po tayong vlog kahapon. Yung panoorin nyo yung batang si Baby, yung 10 taon. Kung napanood nyo na po. Pakilike nga po ng live natin. Pwede nyo pong panoorin doon. Napaka sipag ng bata at ang galing niya. Wala pa yung ano yun. Antayin natin yung mga bata pag dumating para mamit nyo sila. Gugong Biheron Team, Emil, so watching from Calgary, Canada. Lailotsky, Canadian Way. Shout out po. Shout out sa lahat. Si Madam Yola ay busy. Wala pa yung mga bata. Antayin lang natin. Ang init ngayon? Napakainit. Bakit ang init ngayon? Umulan ba dito nakaraan? Hindi. Walang ulan? Bakit kami sa bundok inuulan? Wala? Kay init, no? Parang sa Luzon din napakainit. Init na init talaga dito. Ganitong buwan. Si Edir kasi taga rito po yan. Kaya alam niya mainit dito. Ha? Pipinturahan? Oo. Kabit na nilito niya. Saan ikabit? Doon sa... Asa liko? Like in her Bird Casio TV, salamat. Shoutout from Carmona Cavite, Mary Jane Panes. Ah, bukas may bubong na? Oh, okay. Bukas daw po yun, may bubong na. Hello host, sobrang nga po init dito sa San Pedro Lago. Ay, mainit nga po dyan sa ating. Kaya pag ako po'y nauwi dyan, hindi ako halos nalabas ng bahay. Napakainit. Ingat po sa lahat ng mga nagbabiyahe ngayon, lalo mainit. Naku, nakaka-heatstroke. Ano yun? Bakit mo na sinusukatan mo na si Madam? Sinusukatan ko na. Ha? Nagyayari akong table, ganun kahaba. Hala, ano yung nasa likod mo, Day? Ayan o. Hala. 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 Oy. Sinusukot siya ng ano? Nang? Yung table, meron kang table. Ah, table. Sir, pa shoutout from Rupido family ng Indang Cavite. Ah, hello po, shoutout from Indang Cavite. Ayan, ito po yung update natin sa pinapagong bahay ng ating sponsor. From Tito Efren Yap. Pag nagpakabit tayo ng kuryente, saan online? Tanong pa tayo. Tanong pa, no? Papakabitan kasi natin sila ng kuryente din. Sa Dolls TV, shoutout po. Thank you, ha? Malayo yung puste. Malayo? Doon, sa gilid ng kasada. Ayo, malaking ano yung wire, no? O, doon pa sa ano. Babi, mabilis naman yata magpakabit ng kuryente. May seminar pa din? Seminar din, ha? Mayroon. Ang dali lang. Hindi naman yung seminar yung ano nila. Tsahe na lang, no? Bagay yung tsahe kasi mga minor pa yan sila eh.
Yung bahay po nila, Kim, yung tinitira nila ngayon, dun sa lumang bahay doon. Ayan, maglalakad papunta doon. Doon, sa lugar na yun, nandun po yung bahay nila. So from here, yung school naman nila bando doon, so walking distance lang yung bahay nila from school. From here din naman, walking distance. Siguro mga 15 minutes, makakarating na sila sa school. Ah, mayroon pala dito, shortcut. Ano na yan? Yung inventory. High school. Ang high school doon, sa kabila. Ah, pwede pala dito na dumaan. Yan, nag-reconnecting yung live natin. Sorry po. So yung isa na lang po yung isa pa lang yung magka-college sa kanila. Pero ang pinakamagaling po mag-aral sa kanila, si Kim. Ayan, shout out po sa ating 2,000 viewers. Pasensya na. Grabe, ang bilis ng paggawa. Oo, ano po kasi itong ating mga panday. Sabi ko sa inyo kahit yan, pabayaan mo yan dyan. Gagawa at gagawa yan sila. Hindi mo yan kailangan bantayan. Kaya kahit minsan lingguhan akong bumisita, talagang yan igagawin nila. Hindi yan na... Hindi yan sila ano. Kumbaga lugaw kumbaga. Yun. Kasi matagal na po silang gumagawa sa amin. 1 year na. Lahat ng mga pabahay natin dito na makongkreto sila po yung gumagawa. Yan. Dito sa port na to may terrace po diyang maliit. Yan dito papasok. Gebe. Tayo sa malilim kasi mainit. Ayan, dito tayo sa malilim habang tayo naka-live. Mabuti na lang at may signal pa rin yung Starlink. Kasi mapuno kaya po nawawalan ako ng signal, hindi ikot ng ikot yung satellite, yung antenna yun. Nahanap niya magandang signal. Maganda dito kasi marami pong gulay. Yan o. Pwede silang magtanim. Mabait. Tsaka napakabait po ng may-ari nitong lupa sila nanay. Sobrang bait. Grabe yung laki ng bahay nila. Sana all. Alam niyo yung iba kasi. Yan talagang. Yung iba pangarap talaga na magkabahay. Diba? Kahit sino naman. Kahit ako noon nung wala pa akong bahay. Talagang nangangarap ako na magkabahay. Kaya napakapalad nitong mga bata. Na instant, mabibigyan sila ng pabahay ni Singkong Duling. Sorry po my word. Ni Singko ba? Ayan. Wala silang gastos, kundi bigay, no? Galing sa puso ng ating sponsor na si Tito Efren Yap. Hello PBChim. PBChim. Hello PBChim watching from Antique. Mega love shout out. Ayan. Laki nito. Pagka ito ay natapos, napakaganda. Yung disenyo nito, kung napanood yung unang live, ay unang vlog natin. Yung pa rin po. Yung pa rin yung disenyo na. Thank you kay Tito Efren. Yan. At shout out din kay Tito Fred. Salamat po. Inaantay ko lang yung mga bata. Kasi ay may ibibigay ako sa kanila. At syempre para makita po sila ng live, makita nyo yung mga bata. Wala pa. Anong oras na ba? Ayan, ay anong oras na? Alas 11 na. Alas 11 na po, wala pa sila. Idol ko po kayo, Emelita Cordoba. Shout out, salamat. Thank you, thank you. So yung location po nitong pinapagawang bahay natin ay nandito po kami sa Matanao, Davao del Sur. Malapit na po ito sa Kidapawan. Yan, malapit na sa Kidapawan, itong lugar na ito. Nagbubuhos sila ng semento doon sa taas. High ceiling din po ito, mataas. Pinatambakan natin yung loob. Yan, para hindi naka-level dito. Yan, para pag ng tubig kasi yung irrigation daw, minsan umaagos dito pagka malakas ang mga ulan, may bagyo. Kaya para hindi ano, tinaasan. Dito aasentahan pa yan. Dito siya nakaharap. Dito po siya iniharap. Ayan, kasi... Dito magkakaroon dito ng tawag dyan right of way, daanan talaga pag ganun dito sa ano natin. Kasi yung mga ibang lupa dyan may pag nagpagawa ng bahay may right of way sila sa gitna, so papaganon po kaya dito natin siya ila iniharap. So ito naman, itong puno na to puputulin yan yung mga sanga-sanga na paano may lilimpa rin sila sa kanilang bahay. Thank you.
Jessel Yu, shout out. Salamat po. Ano pa yung mga bata? Kasi matatanong ko sila dito pagpupunta na. Dito sila dadaan. Andiyan. Tingnan ko nga kung nasa na sila. Message ko lang. Wala pa sila. Balik tayo dito. Nawawala yung signal. Wala pa sila eh. Antayin ko lang po yung mga bata. Siguro mga alas 12 pa ang labas nila. Pero sana ay kayan pa ng bata. Parang malulobat na. Hindi pa. Ha? Oo, mainit yung hangin. Hello, Sir Paul. Sa Team Ingat. Ayan, shout out po. Sino to? Hermes Sinya. Ayan, mega love shout out po sa inyo. Mainit. Init ng panahon. Mag-ingat po kayong lahat ha. Kung nasasaan naman po kayo. Ayan. Ako'y naiinitan. So, ha? Magsaing na tayo? Magsaing ka? Bakit ka makikisaing? Manginginain ka dito? Hindi ka nahihiya? Makapal ang mukha mo? Bakit hindi ka nahihiya? Kabili tayong isda. Ah, gusto mong bumili ka ng isda? Manginginain ka dito? Bakit ganyan ka? Para... O sige, bumili ka ng isda. Sabihin mo sa isda, bangus ha, yung ganito kalaki, igilit niya ng 100. Bast. 100 nga. Ano na lang, day? Ano? Tuna. Tuna? Century tuna. Gaga. So magsasain ka dyan? Dito na tayo kakain? Abangan tayo ng mga kids. Oo, sige. Kung saan kang masaya, sumunod ka. Sabihin mo sa tanggalan ng hasang ang isda, ah. Kasi yung isda, eh, may hasang. Dito na daw kami kakain. Para masaya. Ayan, kasi tanghali na rin po at habang inaantay natin ang mga batang ito. Hindi kasi namin sila inoistorbo mga kababayan pagka ganitong sila ay may pasok. Kaya mapapansin nyo, hindi talaga kami nagbablog lalo na sa mga student natin. Kumbaga, nililimitahan namin. Ma'am Joy Soy, thank you yung pagbablog para mabigyan ng daan yung pag-aaral nila. No? Yun yung ano ko talaga, pagka mga bata lang mga estudyante, hindi ko sila talaga binablog ng kumbaga may pasok. So kung may singit man sa oras yung kunting-kunti lang, like for example break time, pero yung talagang gagawa kami ng vlog sa isang araw, hindi po. Ayokong abusuhin no, yung ano nila. Hindi naman importante sa amin yung views. Basta matulungan lang natin sila. Yung views nandyan lang naman yan. Kahit repeat, kumbaga mapanood siya ng delay. Okay lang sa... Wala pa? Pinabantayan ko. Kasi init eh, dadaan sila dito. Init, grabe. Alam niyo yung hangin? Ang init pala dito. Namimiss ko yung sa bundok. Alam niyo nung galing kami nung isang araw, panoorin niyo po. Mamaya may upload ako. After namin nung kay Lair na kasi dumiretso pa ulit kami, may pinuntahan kami isang bundok. Napanood nyo na siguro kay na Paul at kay na Kuya Ellie at kay Ralph. Yan nagre-reconnect, nawawala-wala yung ating signal. Ayan. Dai! Kala ko bibili ka ng isda. Bakit dinutusan mo? Sabi mo ikaw ang bibili. Nabudol mo ako, ha? Overweight ako, Day. Ha? Overweight? Oh my God. Sarap tumambay dito. Sorry po sa maingay. Nag-grind si Kuya. Ingat kayo, Sir Paul. Wow naman. Hi, Sir Paul. Please visit. Yes, bibisita po kami kay Russell. During weekend lang namin siya pwedeng puntahan. Kasi
Pag pumunta kami doon ng may pasok. Sandali po. Maingay. Sandali lang po't maingay ha. Teka, lilipat tayo ng lokasyon ulit. Punta tayo doon sa mga Marites. Yeah. Sabi nitong ano, nag-chat na itong magkakapatid. Tapos na daw ang klase nila kaso hindi pwedeng lumabas. O yun nga sinasabi ko, talagang mahira. Tapos na po klase namin Kuya Paul kaso hindi pa kami pwede lumabas kasi hindi pa 12. Ah, okay, antayin ko yung 12. Antayin ko ang 12. Antayin natin ang 12. Kahit saglit lang kasi may ibibigay tayo. Na ano. Pa, dai, pakihawak mo nga muna, dai. Para may ambag ka sa lipunan. Sarap, dai. Ang alin masarap? Sarap ng panahon ba? Ah? Sandali, anong ginawa ko? Anong ginawa mo, dai? Hindi ko alam. Bakit may mga ganyang naglabasan dyan? Napindot mo yung kuan. Ay, hindi. Ano yan? Ano to? Ano, pwerte? Okay. Hindi ko alam. Ano yung mga ganyan? Check mo lang, dai. Ayun, check. Asan ba? Ah, okay. Ayan. Okay ka ra, dai? Okay ka ra. Okra, dai. Okra ba? And antay lang tayo ng 12. Okra daw gano'n. Hello! Ay. Okay naman po. Balita ko, binabawi nyo na daw po yung lupa. Oh. Ah, dadagdagan pa! Ay, grabe yung pagkoboit naman. Mayroon pa kayong bebenta? Mayroon pa yung binta. Wala na kong pera. Naubos na yun. Wala na kayong pera. Ay, di magbenta ka ulit ng lupa. Wala nang mag... Wala nang bibili? Wala nang bibili. Ay, murahan mo kasi. Yung mahal mo naman kasing magbenta. Paano mabibili? Dapat pag nagbenta ka, ganito lang yung presyo. 100 square meter, 1,000. Lahat ito bibilihin ko, loo, pag ano. Lahat tayong mabili ng 1,000. Ang bait po nila, ang bait. Parang lasing tayo, tay. Parang nagbari ka ng tuba dito, ah. Sila. Ah, sila po? Asan si nanay? Nandun? Ang init tayo, huwag kang maglalabas, ha? Hindi. Oh, kasi mainit po ngayon. Oh, dito ka lang sa ilagi sa ilim ng puno, ha? Huwag antay kang bumagsak ang bunga ng mangga. Sanggin. Inarbis na. Inarbis. Oo nga po, antayan nyo. Hindi nyo kami man lang tiniran. Porkit kinuha namin yung bunga ng suha nyo, hindi nyo kami binigyan ng mangga. Ha? Joke lang, tay. Ang daming mangga dito. Pero pag nandito ka sa ilalim, hindi mainit. Bakit tayo magbebenta ka pa ulit ng lupa? Para ibili ng gamot ko. Ano bang gamot mo by Jessic? Hindi, may ano yan? Mayroon ng profit. Ah, hindi ka na dinadatnan? Ay, ganun talaga tayo pag magkakaedad, mini-menopause na. Prostate na, tayo. Ah, prostate. Ako din may ganyan, pero posit yun na sa akin. Ah, bibili ka ng gamot mo, tayo? Ano ba yung, magkano ba yung gamot mo? Isa, pa 94. Mahal pala. So sa isang araw-araw ka nainom nun? Okay. Dahil nang tulog. Bago tulog. Isa lang, isang beses lang iniinom? Isa lang. So mahal nga ang gamot mo. Mahal nga. Kasi kahit po sila maraming lupa, hindi naman ibig sabihin nun marami silang lupa, mayaman sila. Kumbaga itong mga lupang ito, minanalaang din nila siguro sa mga ninuno nila. So nakapagbenta ng ganun, ginamit lang din niya sa pagpap... Kasi may prostate po siya. Yung prostate mo, tay, ano siya, hindi pwedeng operahin? Sinabi ng doktor pa opera. Oh. Ayaw ko. Bakit? Ba't di mo pinaopera ikaw naman para magamot? Tanda, baka di na ma... Hindi kaya? Hindi kaya. So ano nararamdaman mo pagka may ganyan? Mabigat dito? Masakit? Ginagmay lang ihi ka. Ah, ginagmay. Para magkaroon po kami ng... Kasi usually nagiging sakit yan ng mga matatanda. No, para maging aware din tayo. Karamihan kasi yung mga lalaki, prostate yung nagiging kasal, lalo pag edad mo ng 57, 60 to 70. Mga babae naman yung mayoma. Ikaw, Day? Gayo. Gayoma. Gayoma ako, Day. Ah, gayoma. Okay, okay.
Gina yung maka. 50 na na siya, prostate ang babae. Kaya pala, menopause. Ah. So wala na kayong pambili ng gamot? Wala na. So, mahal mo kayong gamot. Ayan. Pambili mo na. Okay lang, Tay. Basta bigyan mo ako ng maraming lupa. Char! Bili ka lang ng gamot, ha? Hindi, lupa lang naman sa paso yung kailangan. Kasi nag-aalaman kami. Nagtatanim kasi kami ng buko sa paso, eh. Bili ka ng gamot muna, Tay. Ha? Para... Ito, nat binigay ni Sir Pugong. Huwag mo na ipakita. Okay na yan. Mangunguha na lang ako ng okra. Okra! Ay, kawawa naman. Hindi ka naman kawawa. Hindi ka naman kawawa. Kasi at least ikaw ay, kumbaga, wala lang talaga na silang pagkukunan. Yung binenta nila ng lupa, ginamot nila sa pagpapacheck up. And siyempre, may mga anak din siya. So, magkano lang naman yung lupang na ano nila. So, pag binenta mo naman yung lupa, maubos na yung lupa mo tayo. May mga anak ka pa, sayang naman. No? Meron pa man doon. So, meron pa po? Ito lang yung binda natin para pangbili ng gamot. Yeah. Binigyan naman akong mga anak dito. Meron na silang. Meron na po sila. Meron na silang. Kasi pag kasi ito, kahit naman dito, hindi naman magastos ang pagkain, ang ulam. May palayan ka, Tay? Meron kunti. Nasaan ang palayan mo dyan? Doon. Doon? Magkano inaanin niya? Nag-ani ko rin o 64. Ang dami. Kaso gastos pa doon, no? Pagpapaani. Yeah. Ano, pagpatanim, paglantri pa. Abono, wala din. Kasi ganyan wala din kami, magsasaka rin kami eh. Wala pang... Minsan walang natitira sa magsasaka kasi inutang na. Hindi na itatanim pa lang o hindi pa nagtatanim, nakautang na. No? Utang na. Pag traktor, inutang na yun. Bayad na. Kaya, alam mo yung... Shoutout sa 5,000. Shoutout sa 5,000, hello po. Usually talaga, ang mahirap sa atin mga magsasaka. Legit. Kasi... Ewan ko ba, no? Ba't gano'n, no? Kung sino yung nagpapakahirap sa lupa, yun pa yung mahihirap ang buhay. No? Sila yung nagbubungkal, nagtatalim. Kasi ganyan kami nung araw, Tay. Ang dami na aming inaakit. Pero pagdating na ng anihan, darating lang sa amin minsan, 10 kaban, 3 kaban. Kasi binayad na sa utang. So makikita mo yung parents mo, minsan nakatulala, magbibilat. Kaso yung susunod ng mga buwan, lalo na pagtaghirap sa amin, yung mga tag-ulan na wala ng iba. Kami wala ang bigas. So gagawin ng nanay ko doon sa kiskisa ng mga bigas, yung ano, may mga natatapon doon na ano, kukunin niya yun, babayuhin niya pa yun, ibibilad para maging bigas. Siyempre yung bigas na yun, yung mga tira-tira na lang. So halo-halo ng bigas yun, may malagkit, may iba't ibang variety ng bigas. So pag kinain mo, it's either matigas, malata, kasi iba't ibang klase na yun, pero bigas pa rin ginagawa namin pagkain. Tapos yung binayo doon, nagiging darak. Yung pakain sa baboy, yung maliliit. Yun, ibebenta rin ni nanay yun para may pambangon ako sa school. Magkano lang yun? 15 yata o 20 pesos isang latang gano'n. Nairaos naman kami. Ganun. Kaya alam mo ginawa ko? Para magkapalay ako. Machine na lang yung binili ko, ang traktor. Para, ganun eh, pag nag-ani yung ano, wala silang pambayad na pera, pala ibabayad sa iyo, 'di ba? Nagkapalay ako. Ganon. Yung traktor, papaarkil lang mo yung tay tapos babayaran kanila ng palay. Pag nabayaran kanila ng palay, pag anihan na, first crop, second crop lang, hanggang second crop lang sa amin. Dito ba ilang crop dito? Dalawa. Ganon din sa amin. So first crop, yung 6 ng rainy season, babayaran nila ako. Tapos second crop, pag nagpaan tractor ulit, babayaran na lang. So pagdating ng ano yan, so ibibenta ko naman ngayon yun. Dispose lahat. Oh. Converted at pera. Savings. Chick! Tapos paani ulit sila. Bayad ulit. Ganun lang. Ikot-ikot. Kaya mahirap po yung nagsasaka kasi totoo, yung mga magsasaka yung mahirap. Mahirap yung sasaka. Yun yung reality ng buhay. Bili ka ng gamot, Tay, ha? Kita. Siya na po kahit nawawala ng signal, ha? Sige, Tay, ha? Punta lang ako din sa site, ha? Kasi susukating din yung lupang kukuhanin ko sa'yo. Hindi, guys. Gamot lang. Gamot lang ba? Manguha muna ko kalamansi, ano? Joke lang. Tay, pingin kalamansi, Tay, ha?
Bahala si tatay, sabi niya oo daw eh. Limang uha na lang ako. Nung isang araw, nanguha ko dito ng malunggay. O, ang ulam namin ni Madam Lula. Ano nga tawag doon? Lauoy. Lauoy. Oh. Yeah, so, solved na. Mamay mga ako okra dyan. Oh. Mga ere, pigain ko yun. Minggo ere. Oh. Oh, dito tayo sa pinapagawa. Yung mga bagong pasok. Ito yung bahay! Oh, pagkalaki-laki ng bahay. Oh, ayan o. Oh. Andiyan yung mga go sister natin o oh, nagtatrabaho. Oh. Laki po niyan. Nalimutan ko lang yung sukat. Tatlong kwarto yan. May CR, may terrace dito, tsaka may small dirty kitchen sa likod. Konkreto, cladding dito. Napakaganda ng design pag inatapos makita nyo. Puti po yung kulay. Tapos may mga pink sa taas. Pink. Joke lang. Ang sarap. Oh, ang daming kalamansi. Oh. Na isang araw nanguha kami dyan ng suha. Ang tamis ng suha nila nanay. Tingnan ko lang yung chat ng mga bata. Lagay ko lang yung kalamansi din eh. Ayan. Check lang ko lang. Okay, ayan. O, malapit na naman mag-alas 12. Shoutout po kay Tita Pibila. Inid no, wala pa. Hindi pa naman siguro tayo malulobat. So dito na pala kami manananghalian kasi nagpabili po kami ng 1 kilong baka. Hindi baka dahil. Ah? Matambaka. Ah, okay. Okay, matambaka. Ayan. Kay Lamian, ba't parang puyat ka dahil? Huh? Parang nangangalamukha ka. Parang kasing ano, anong ginawa mo, ha? Joke lang. Ang init. So, abang tayo nag-aantay po. So, yan, para makita po ng bagong nanonood sa atin, ito yung bahay po nila, nila Kim. Oh. Ipakita mo nga, Day. Pumasok ka nga sa loob, pakita mo yung mga tao dyan. Oh, ayan. O, yan po yung bahay na pinapagawa. Ayan, 3 kwarto. Malaki po yan. Oh, malapit na yung matapos. Sa isang araw daw, mayroon na yung bubong. Elevated siya konti kasi para hindi po siya mapasok ng tubig. 600,000 po yung budget, allocated budget ng ating sponsor na si Tito Efren. So, i-report na lang natin pag natapos na. So, approximate, matapos natin to within 1 month. Hopefully, matapos siya. Mabilis lang naman yung pagpapagawa natin ng bahay. So, alam niyo yung mga pantay natin, kahit hindi mo yan bantayan, gagawin nila yan. At yun po yung engineer natin, engineer, si Eder. And sa mga kapatid nating Muslim, ayan, natapos na yung, ang tawag doon? Ramadan. Ayan. Salamat po sa mga kapatid nating Muslim and sa mga nanonood nating kababayan taga Cotabato, Middle East. Hello po sa inyo sa Australia kay na Tita Mama Maria Early at kay Tita Marisa Piralta. Hello po kay Tita Cynthia, kay Mama Agnes. Hello din po. Ganun din po kay Tito Efren Yap, kay Tito Jojo, kay Tita Bibilab, kay Tita Sel. At sa mga kabayan po natin dyan sa Malaysia, abangan nyo po kami. Kung makita nyo kami, nandyan po kami sa May 10 hanggang 14. Yata, May 10 hanggang 14 sa Malaysia. O ang team. Pero yung iba hindi makakasama lahat. No? Kami na Madam Yola. Ayan. To be announced pa yung iba kong makakahabol po. Kasi may mga special tawag dyan. Naganap sila sa buhay kaya hindi pwede. Ayun. So, kaya kami lamang po yung makakapunta. Si Tita Bibilab darating po ulit. So, magkikita-kita po ulit kami. Ng team. Ayan. Hindi nawawala? Okay. Salamat po dun sa magagandang papuri din sa bata na in-upload ko kay Baby. Pwede nyo pong mapanood mamaya, pagkatapos ng live natin, ayan, si Baby yung bata na ano. At, thank you din po kay Erna. Ayan. Ay, may dalang merienda si tatay. Ano yun? Ano yung dala-dala niya? Lukot. Ha? Banana cube? Kapkab. Teka, ano yung dala-dala niya? Kapkab. Hindi pwede, hindi ko yung makita. Kapkab, day. Yung kasaba. Kasaba? Tay, ano yung dala-dala mo, tayo? Mabilis talaga ako pagpagkain eh. Ha? Ano po yan? Balang huwi.
Ah, itlog na pinarito? Hindi. Balanghoy. Balanghoy na? Ano po, ire? Patis? Hindi. Asukal yan na natamis. So ako talagang unang tumikim. Uy, kalami. Uy, kito. Uy. Ano tawag dito? Kab-kab sa amin. Paano ito ginagawa? Binilad. Ha? Yung ginanon, pinagnod, tapos ibilad sa dahon ng saging. Pa? Tapos, pagkatulo. Ika muna, sandali lang! Galit. Ganto kasi yon. Nagyadyad ka ng? Balanghoy. Kamuting kahoy. Uh-uh. Ilagay mo sa sapot. Balat pigain. Na. O pigain. Ayaw ang pipigain ikaw kasi ilagay mo lang. Nagtaka ko, sapal yun eh. Tapos? Yung starch niya. Di ba kudkurin yun? Tapos pigain. Tapos pigain, may starch. Ilagay, ipa, ilagay doon sa dahon ng saging, ibilad. Yung pinakasapal? Pinakasapal. Tapos? Tapos pipirituhin. Pagkaunga. Oh. May kaidlog ito pag pinirito? Puro. Harina? Puro. Puro lang. Ang tawag dito? Sa Bisaya, kab-kab. Dito? Sa Ilaha. Sit-sirit-sit. Sit-sirit-sit, alibang-bang, sa Laginto, sa Lagubang. Ang babae, eh hindi pa ito babae. Ang babae, ay hindi rin ito babae. Ang babayo sa lansangan, kung gumiling parang tikbalang. Dahil salamat ha, langin lang ako nakatikim ni Ray. Pag yan sa Manila? Wala, wala. Sa aming kab-kab. Kab-kab yan? Oo. Kaya nakatikim ni Ray. Harap po. Ano? Burikit. Tawag niyo burikit, di ba? Burikit. Ha? Ano no? Sa doon tayo, di ba? Burikit. Burikit? Ay, alam niyo ba yung burikit sa amin ang ibig sabihin? Ayoko na sabihin. Ito mga burikit. Sa amin man yan, sir, burikit. Burikit? Yes, sir. Burikat yung halin mo. Burikat? Ay, hindi sa'yo. Mga burikit ikan ito. Ganon. Kamakit yun yan. Edir? Kapatid ni Edir. Di ba ang pangit ni Edir? Joke lang po. Ha? Mataba yan. Ah, mataba. Ang sarap po nito, oh. Ang tawag po nila dito ay? Sit-sirit-sit. Alibang-bang. Laginto sa Lagumang. Ang tikbala. Hindi. Ang, hindi. Ang babayod sa lansangan. Kung gumiling parang tikbalang. Ayan. So ang pangalan, tikbalang. Ba't ako tinuturo mo? Hindi yung kinain mo. Hindi. Sit-sirit-sit. Nga kayo kayong mga baka eh, kung nga ganyan. Ay, kaya kayo gayakag? Ayaw na kayo. Hindi na lang. Ano itong naglakaw ba? Ha? Gili? Ay, dito po kami kakain. Shoutout sa 6,000 like. Hello po, shoutout sa 6,000 viewers natin. Nationwide at saka worldwide. Ang sarap pala nito, pero Day. Pero ang mapait, di ba? No? Grabe ang lami, uy. Pag? Grabe po. Tapos hindi napigaan. Iihaw po kami ng isda. Ng isda. Yan, at saka may karne sila. Ako hindi na ako nagkakarne eh. Be, kakain niyo. Hoy, hintay. Kumain ng karne kanina. Anong ulam natin kanina? Yung piya, may karne yung ilalim. Manok yun. Chicken. Oo, oh, karne pa din yun. Hindi yung makain ng baboy. Yan. Diba? Wala pa yung mga bata. Dahil hindi pa matay yung live natin, habang wala pa sila. Wala pa. Atay lang po natin. Sarap po yung ganyan, no? Ha? Ganyan. Yan, ganyan. Ayan, no? Alamin, no? Kilala nyo po ito kung ano to? Kab-kab. Kab-kab po yan. Creative kab-kab yan. Kab-kab. Ay, ang cute. Ang liit ng traktor, no? Ay, inom akong tubig. Ay, may tubig ako dun eh. Mineral to? Ha? Sige, Day. Pasuyo ako, Day. Pag-ibig bukos ako ang tubig, Day.
Ayan, nasa likod sakyanan. Ako, Anas Bangko. Bakit may plywood? Unsa niya? Ginamit niya? Ay, shoutout pa. Dai, sino nagbigay nitong sandals? Tita Joy. Tita Joy, Joy. Peña. Tita Joy Peña, salamat oh. Pakita mo nga. Ayan, padala niya ito eh, galing sa package. Binigay niya po sa amin ni Madam Yorta. At kay Tita Flora Boyle, salamat po dun sa mga sapatos. Ang gaganda ng sapatos na bigay. Salamat. Thank you so much. At sa lahat mo na nagpapadala ng package, maraming salamat po sa inyo. Oras na. Ayan, 11:55 na. Sana dumating na sila. Ha? Packaging to. Ano yon? Packaging. Packaging. Asa? Ay! Uy. Oo. Copyright. Day. Iiwi. Hindi, pahinaya na ang music. Copyright. Ayun. Sorry po ah. Yeah. Inom lang po akong tubig. Inom ang tubig, Day? Nakainom man ako ng kuan. Tuba? Ah, yun yung kuha na ng tuba. O yan. Yan, Day, oh. Mm. O break time po muna kasi alas 12 na. Break time po muna yung ating mga panday. Alas 12 na. Grabe init. Yan ang itlog ng manok nagpupuputak. Sige, ako na muna. Ayan. So, antay lang natin mga kababayan dumating. Hello po sa 6,000 viewers natin. The Great Charity Vlogger, shout out po. Salamat Renato Azul, salamat po. Ayan, palagi nyo pa rin po kaming napapanood kahit na minsan ay connect-connect lang. Napuputol kasi yung signal natin. Sana hindi pa ako malobat. Ayan. O, sa mga bago po sa 6,000 viewers natin. So, ito po yung pinapagawang bahay sa kakapatid. Ayan, ito po yun. Hello Sir Paul, watching from Hong Kong. Salamat. Mute Guide Explorer Nel Freddy Edsel Season Lilo Sikis from Canadian Way Elsie Balino Heidi Lorenzo Muy Guide Explorer. Salamat. Benji Muet Guay Dasha Sapita Tos Abilano. Marami pong salamat sa panonood. Wala po yung mga bata. Antayin lang natin para dating sila. Para makita nyo po. Kasi may pasok sila eh. So, yan po yung update natin sa pinapagawang bahay ng magkakapatid. So, approximate 1 month bago po matapos. Napakaganda po niya. Ayun, sa mga nagtatanong pala nitong aming ginagamit na internet, ayan, para magkaroon lang kayo ng idea. Ayan, ito siya. Ayan, yun yung pinaka-wifi namin ginagamit. Ayan. Ito yung Starlink po. Hindi ko naman po siya pinopromote, ha? Okay. Ayan, ito yung pinaka wifi router niya. Ayan. Yan siya. Makasaksak sa kuryente. Or pwede nyo rin siyang isaksak sa power stations o yung parang malaking battery na power bank. Pwede rin sa generator. Tapos meron po siyang mahaba na wire that is 75 cm. Ayan. Tapos nandoon ang kanyang signal. Ayan. Ayan po ang kanyang antena. Nakakonect po yan sa satellite sa taas. So, ngayon, facing siya doon. Ibig sabihin, kita nyo, yung satellite ay nandito. So, pagka may mga obstruction like puno, mountain, yero, or building, hindi ka magkakaroon ng magandang signal kasi hindi niya nakikita yung, or hindi niya masyadong nasasagap yung signal doon sa satellite natin sa taas. Ayan, nandyan kasi yung satellite ni Elon Musk sa taas. Okay? So,
So paano ba gamitin 'yan at paano mag-apply? So ang gagawin niyo, okay? Pupunta kayo sa website nila, starlink.com. Tapos mayroon kayo doon makikita nila, pwede kayong mag-buy. So ang unang bibilhin niyo, bibili kayo ng kit. Ayan, ito yung pinakita ko. Medyo may kamahalan ito. Last month, nag-sale sila, that is 18,999. 8,000 na. Okay? Pag nabili nyo na yung kit na yon, pwede kayo mag-order online, pero dumarating siya usually 1 week to 2 weeks. Depende po dun sa bilis ng pagpapadala nila. Pero kung gusto nyo mabilis na makabili at nagmamadali kayo, pwede po kayong pumunta sa Silicon Valley na mayroon po sa SM. Yung nakaready na yun, bibili na kayo niyan. Tapos, ida-download din nyo ang apps ng Starlink. Okay? Tapos, nandun po yung mga process. Okay? Ano ba yung process na kailangan nyong gawin? Ang modem, yun yung Starlink kit, nandun, nakalagay po dun sa box yung kit na in order nyo, may serial number, yun yung i-input nyo doon. Okay, ang gagawin nyo lang, dun sa site na yung nakalagay doon, ang ikiklik nyo, nakalagay doon, we already have Starlink kit or Starlink na, mayroon na kayo nabili. Pipiliin nyo lang doon yung monthly na plan. Okay, pag pinili nyo yung residential plan, that is 2,700. So yun ang pipiliin nyo. Ibig sabihin po ng residential plan, nag-stay lang siya sa bahay o hindi nyo siya pwedeng dalhin sa iba't ibang lugar. Ayan, sorry po naputol yung live natin. Okay, nawawala kasi yung signal kasi may meron po tayong obstructions na puno. Okay, so nandun, balik tayo. Okay, so yung plan, that is 2,700. No? Yun po yung residential plan, yung pinakamura. And then, pwede naman kayo, kung gusto nyo naman itong nadadala kahit saan, kung ang pamilya nyo ay mahilig mag-outing, o mahilig kayo pumunta kahit saan, o gusto nyo lang talaga na dinadala palagi, ang kukunin nyo pong plan ay yung tinatawag na room plan. No? Pero may kamahalan po siya. Ang plan po nito ay 3,300 pesos. Yun. So, bukod dun sa bilhin nyo natin na kit niya, that is 28,000, may monthly pa tayong babayaran syempre, no? So pero doon na lahat 'yung gagawin niyo transaction, doon na sa Starlink na inyong ida-download 'yung apps niya. Doon na kayo mag-fill up. No po? Madali lang naman 'yon. Kung may credit card kayo or card, PayMaya, pwede niyo 'yung pambayad. No po? Tapos monthly mag-e-email naman sila kung due date niyo na, tsaka niyo siya babayaran. Ganun po. Maganda lang po dito, magagamit nyo siya, yung room yung pinakamaganda kasi kahit saan kayo pumunta pwede, or kung nasa bunto kayo at hindi narating ng signal yung lugar ninyo, wala talaga as in zero, no, walang signal ang data or nakadepende lang sa cell site tapos mahina ba, so ito na lang yung bilhin ninyo sa una lang, maano talaga masakit sa bulsa kasi yung kit pa lang mahal na. Tapos, pero kung gusto nyo naman para yung monthly ninyo ay hindi kayo ang magbayad, no? Libre na internet ninyo. Bili kayo nung ng piso wifi. Yan, yung machine noon, bili kayo. Yan. Di ba pinagkakitaan? Oo, maganda rin siyang negosyo. So, pwede nyo yung gawin. Bili kayo noon, pwede siya sa piso wifi. Yan, so dahil yung lugar niyo ay wala signal, maraming gagamit doon, magpipiso wifi lang. So, sa isang linggo, pwede kayong mag-earnings ng 1,000 o 2,000, depende sa volume ng gagamit ng piso wifi. So, yung monthly ninyo, hindi nyo na problema. Sila na ang magbabayad noon. Libre pa internet nyo. At, pwede ka rin kumita. So, kumbaga, kung 1,000 a month, or 1,000, sorry, 1,000 sa isang linggo, mababa na yun. Minsan, 1,500 o 2,000. So, sa isang buwan, di may 8,000 kayo kung 2,000 yung ma-earnings nyo dun sa piso wifi. So, less nyo lang dun yung 2,700. Di mayroon pa kayong matitira na pambawi dun sa naibili nyo na Starlink. Medyo matagal lang yung ROI niya o yung return of investment. Pero, at the end of the day, pag na-okay na yun kumikita pa rin kayo. Ayun, ganun lang. Kunting idea lang naman yung sinabi ko.
Kasi marami nagtatanong sa amin, sana makatulong yung explanation ko. Pero kung nag-feed naman kayo at gusto nyo lang talaga sa bahay at laki yung internet, mag-ano na lang kayo, converge. Kasi mag-converge, magkano lang yung converge o kaya PLDT. Mayroong 1,500, mababayan lang yung installation na 5,000. So, yun lang, di pa kayo gumastos ng 10,000. So, monthly nyo lang yung ganun. Pero kung sa province talaga, di nakakarating yung mga ganun, yan yung advisable sa inyo, Starlink. Maganda lang sa Starlink kahit saan, may signal, wala ng kuryente, magkabagyuhan man. Kung may battery kayo, pwede nyo yung i-charge or isaksak lang, may internet pa rin kayo. Hindi kagaya ng mga land, no, land cable or naka-LAN na mga internet provider natin. Pag walang kuryente, bagsak ang telecommunication, bagsak din siya. Wala siyang, walang tayo signal. Yun, ganun siya. Okay? So wala pa sila. Wala pa yung magkakapatid. Alas 12 na. Siguro mayamayan andito na yun sila. Ayan, thank you sa info and idea. O yun, para at least mayroon po kayong idea. So kung may sobra kayong pera na magagamit, so pwede nyo pong gawin yung Starlink sa mga ano nyo, sa bahay, no? Kung medyo nakakaangat sa buhay. Kasi yung Starlink kasi kung pang personal, medyo pricey talaga siya, no? Kumbaga parang pang-social na wala kang internet. Pero pang nagiging pang-masa siya kung gagamitin mo nga yung modem ng PSY pa ikukunik mo doon. May mga tutorial siya sa YouTube. Ayan. Ako ginawa ko, nag-PSY din ako through Starlink. So, sa amin, sa probinsya kasi sa Mindoro, talagang yung baryo namin ay walang signal. So, para makatulong din ako dun sa barangay namin, no? Magkaroon lang ng signal yung mga tao doon, kahit paano makapag-wifi, sa pamamagitan ng piso wifi, no? Kahit paano mayroong signal sa amin, talagang mahirap ang signal. So, yung piso wifi, kahit paano nag-earning siya. So, yung pambayad, sila rin na nagbabayad. So, at least libre na yung Starlink kit ako na nag-provide. Yun na lang yung babayaran nila yung monthly na yun. Tapos may magagamit sila. Kaysa maglo-load ka, na lalo namang student, kaysa maglo-load ka ng data, mahal. Eh yun, 5 piso, magkano na isang oras. O ano na, unlimited data mo na yun, magagamit mo na. Eh kung sa data-data, mahal. Mahal yung ano, yung load. Ganun lang. So pagka naman business plan yung gagamitin mo at gusto mo yung Starlink, medyo mahal din yung plan. Mayroon 10,000 sila. So, kung natutunan ko lang to through experience kay Starlink, maganda naman talaga siya. So, kung willing kayong bumili ng ganyan at mayroon kayong talagang enough budget, maganda ang Starlink. Totoong maganda siya. At nagagamit naman talaga. Ayan. So, yun lang. Sana magka-idea kayo. So, habang inaantay natin, wala pa po yung magkakapatid. So, nagluluto kami dito para dito kami kakain. Almost 1 hour na tayo naka-live. Thank you po sa 5,000. Viewers natin. Ayan, thank you so much sa lahat ng nanonood pa rin habang wala pa yung mga bata. Gusto ko lang silang makita ulit. Tingnan ko, baka nag-chat na. Kung may malobat na tayo, wala pa sila. Wala pa sila. Nainip na ba kayo? Sorry po ah. Antayin lang natin yung magkakapatid. Habang inaantay ko, dito muna tayo. Maayong udto si Nelson Daitol. Wow, ang ganda na Sir Paul Shellamay. So yung nasa sabak, ay, hindi ka anong kita. Kasi wala akong pagpatungan ng ano, ng cellphone. Sila Kuya Eli Billy, Kuya Eli ay busy dun sa pagluluto. So, ay, parang may naglalakad. Sila na ba yun? Ay, hindi pa. Init, grabe. Starlink is like a Star Trek. Salamat sa pag-share about Starlink. Minda. Ay, si Tita Minda. Hello, Tita Minda. Hello po. Miss you. Magkita ulit tayo dito pag uwi mo. Lapit na yon. Konting kembot na lang ilang months.
Dalina Good noon. Ayan, Free Musica Lyrics, Rosella Galago, shout out. So kahapon kasi nag pahinga kami at busy ako, ang dami kong ginawa kahapon. Daming-daming din ako halos makapagbasa ng mga messages kahapon. Dami kong ginawa. Kasi meron po tayong PB Team Solar, tapos nag-edit, nagpunta sa bank, busy ako kahapon. So nagpahinga naman kami ni Madam Yola, nakatulog kami. And the next day, baka akit ulit kami ka ng bundok kay na Russell naman. So I'm sure nami-miss nyo rin po si Russell at gusto nyong makita. So hindi kasi namin siya mapuntahan palagi kasi yung location po niya sobrang layo from Davao City, takes 6 hours ng travel. And then pag pumunta kami doon ng may pasok siya, limited lang yung time na pwede namin siyang makausap. 1 hour lang yung break time nila. So maaga kaming darating doon. Maaga kami nga alas 3 ng madaling araw sa Davao. So pubiyahay kami ng 6 hours. So pagdating namin doon, di pa siya break time. Mag-aantay kami at nakapagpahinga. Pero 1 hour lang yung ikukonsume namin na oras. Kakain pa yung bata. So rush. So kaya gusto ko pag pumunta kami doon, yung wala siyang paso. Kaya lang, minsan uuwi siya sa kanila. Tataunin namin na talagang uuwi siya para ano, kasi mahirap yung signal ng bata na kapag chat lang sa akin sa messenger kapag nandun siya sa school niya. So doon kami nakapag-usap, and yung allowances niya pinapadala ko rin sa kanya, no, yung galing kay Tita JV, yan, yung allowance ni Ivan galing kay Tito Jojo, and kay sorry po, dun sa isang sa iba pa nating sponsor, kaya Tita Edna Samson's Freighter, yun, yung ibinibigay natin kay Russell. True GCash po yun, kasi minsan talagang hindi po agad kami nakakapunta doon. Kaya binibigyan po siya namin siya ng oras. Agusan na kasi yung party na yun, mga kababayan. Agusan del Sur. Holiday na lang po kayo pumunta sa report para sulit ang pagod nyo. Yan. And we're planning na madala si Russell sa ano ba, sa Maynila. Sobrang higpit kasi, mga kababayan. Kahit may DSWD permit ka na, napakahigpit ngayon. Kaya ngayon ang problema namin ngayon, napakahirap magdala ng bata sa Maynila. Ang higpit, napakahigpit sa airport. Lalo na kung hindi kasama ang parents pag alis. So, hindi naman natin pwedeng isama yung parents nila kasi paano ibang kapatid nila may iwan? So, may mga obligasyon din sila sa pamilya nila. And ang maganda dito, sa maisasama lang namin pag alis, na mag-aaral ay si Erna. So 18 years old na kasi ito siya, kaya pag alis maisasama na siya. And 1 year na rin si na Irene and Badiday. So magbabakasyon na sila, makakauwi na sila sa kanilang pamilya ngayong end ng school or school vacations. So uuwi po sila, Irene and Badiday. Ayan, mahirap po kasing magsama tayo ng, ito na ngayon yung problema namin yan, kahit na mayroon tayong DSWD permit, mahirap po, mahirap. Napakahigpit po sa pagdating sa airport, ang higpit. Kung kapamilya nyo yan, walang problema, kasi kayo ay guardian or anak nyo, pwede nyo madala yung mga bata. Pero kung hindi nyo kaano-ano, lalo na po kung IPs, mga kalaban nyo dyan ng NCIP, yan, ang IPs, DSWD, ang barangay, and mga pulis. Ayan. So, hindi tayo basta-basta nagdadala o kumukuha ng mga bata. Nadadali natin sa Maynila nang walang kakaulang permit. Minsan, kahit kompleto yung permit mo, marami pa rin tanong o questions. Napakahirap. Puti nga noon, sila ni Nita and Mylene, pero ang hirap din ang pinagdaanan namin noon. Itong, ano namin, itong pangalawang, di ba, kaya hindi natin naisama yung mga bata. Hindi talaga umubra, no? Talagang mahigpit po ang DSWD. Mahirap kasi po na dadalhin natin yung nanay nila. May iwan namang mga kapatid niya. No, hindi naman pwede nating dalhin lahat. So, mahirap. So, kaya sana si Russell this time mapayagan. Kompleto naman na yung requirements niya. Si, ano, ito pa, yung problema din namin, si Neri, kung makakapunta ng Maynila, doon mag-aaral. So, dadaan ulit tayo sa proseso. So, kung maisasama ang nanay, madali lang natin siyang maialis. So, sana ganun, para maidali nating maisama.
Pero the next susunod na mga araw, titingnan natin yung plan. Ano po? Si Mia, ito yung mahirap. Kasi meron na kaming permit pero na-decline pa din eh. Kaya inaayos pa po namin. So nag-aantay pa ulit kami. Para ngayong pasukan, bago magpasukan, maisama natin. So si Ansure na makakaalis talaga ngayon ay si Erna. Yan, kasi 18 na siya. Si Neri, isasama yung nanay para mapayagan. Ayun po. Shoutout po sa 6,000 viewers natin. Shoutout po kay Lola Lourdes Sabido, Glo, Micaela, salamat po. Ayan. Hello PB from Kidapawan. O, malapit na tayo sa Kidapawan. Si Rowell, thank you so much. Hello po kay Tita M.A. Moran, shoutout. Ayan, na nagbigay po sa amin ng 50,000 pesos. Pang-donate daw po sa mga katutubo. Marami pong salamat. Mika Love, shoutout po sa iyo, Tita. Napakabait yung sponsor natin yan mula day one na nakilala ko yan, parang ilang taon na. O hanggang ngayon, so 4 years na siya na tumutulong sa PBT. Marami pong salamat, parang si Tita PB Love. Shoutout kay Marites E. Bautista Manalo and kay Animates White Day. Ayan, shoutout po. Wala pa. Munti na lang. Nasaan na ang mga bata? Atay lang natin sakdali. Para may bibigay kasi ako sa kanila. Nakausap natin. Busy pa sila. Puntahan muna natin itong mga ghost sister natin dito. Nagluluto sila eh. Ayun na sila kayo. Ayun na sila kay. Sila na yan. Ayun. Ay, ano nang... Wow! Kalamiaman ng Sudan! Wow! Ha? Ay, syempre, dugay na ako dito pa. Dugay na ako dito. Dugay na ako dito. Nga, sabi niya kagabi, sabi niya. Matagal ako na dito sa Davao, pwede na ako mag-citizen dito. Oo, tagal na ako, pwede na ako dito mag-citizen. Ha? 6 months, pwede ka na mag-citizen. Ay, hindi lang, more than 6 months na ako dito. 2 years ka na dito ba? Oo, pwede na akong tumakbo dito ng 400 meters, di ba? Ayun na sila, ayun na yung magkakapatid. Kailangan yung Sudan nila, oh. Nag-pretro sila. Uy! Ang tuna? Lami ang tuna, ano? Tuna, hindi tuna yan. Totoong tuna yan. Totoong baboy. Wow. Nag-ihaw. May duyan. Masarap dito. Sarap buhay itong mga to dito. May duyan pa. Ayan, malapit na ang magkakapatid. Lapit na sila, Day. Dahil lalaki ng santol, Day. Oh, yan o, mansanas po ito. Yan, nakita na kayang mansanas? Char. Ito po ay suha. Napakalami ito yung mga suha, lami ng Davao. Day. Paliwag ko, Day. Ah, dito na lang tayo. Ayan. Dito na yung magkakapatid. Ayan. Bago tayo maputol at malobat, dumating na sila.
Anong ginagawa mo, Day? Anong charging? Nakapinutol mo na yung live ko, ha? Char. Ito, dali. Ayan. Ay, tubig ko to. Di ba? Tubig ko to, eh. Ah, ito na sila. Ali kayo, dali. Grabe naman ako magpumadali. It's a very short, ano lang, ambush interview. Wow. Kasi ano, kakain pa itong mga ito eh. Oh. Kaya mahirap po pagka binibisita namin sila na may pasok. Pero ano na naman yata sila? Ha? Day. No? Sila. Half day lang ba sila? Half day lang sila. Half day ba lang sila? Oh, hello. Hello, Kai Paul. Wow. Saan kayo galing? Sa school po. Siyempre, kachat ko kayo eh. Nasaan si Alexander? Si, yung lucky pa. Oo. Nasa Matanao po yung, ano, namin. Yung, nasa Matanao? Opo. Oh, si, yung lalaki namin. Si ano, si ate? Nasa school pa? Opo. Sabi niya na, may report pa kasi daw silang gagawin, kaya hindi siya siguro makakapunta. Okay, ang galing mag-Tagalog. Halika dito. Dito tayo. O, yun na yung bahay niyo. Pwede na kayong tumira. Joke lang. Ha? Nakita niyo naman na lagi? Hindi. Minsan lang po kami pupunta dito. Ah, minsan lang. Opo. O, di ba malapit na? Opo. Okay. O, ito. Bilis lang din. Ito po si Kay. Kay. Si Kay, si Kim, at saka si Kayla. Opo. Okay. Ay, ba talaga siyang pumorma, no? Kailan na exam? Okay. Yeah, kasi siya na napuputol yung signal natin. Every 10 minutes napuputol. Okay. Sige. Sila po yung magkakapatid na may-ari nitong bahay na ito. Ayan. Lapit na yan. Mga 1 month. Tapos na. 1, 2, 3. So, tatlong kwarto yan. So, mayroong magkasama at mayroong hiwalay. No? Signal natin. May nagpapabigay lang nito para at least maibigay ko na. Magtitinko lang ako. Pinabibigay kasi ito ni Tita ni Tito Fred. Ayan, bago ko malimutan. Galing kay Tito Fred yung $100. Last na punta namin, hindi ko ito naibigay kasi kayo ay nasa sa school. Kaya ibibigay ko na ito, nakakahiya na. Kasi hindi ko pa naibibigay. So, hindi ko kasi kayo maistorbo kapag mayroon kayong pasok. Ano? O, marami pong salamat ulit kay Tito Fred and Tracy ng California. Marami pong salamat. So, $100 yun. So, it is equivalent ng 5,000. 500. 5? Hawak. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, yung allowance nyo naman. Yeah, thank you so much po ulit kay Tito Fred and Tracy ng California. Salamat kay Tita PB Lab. Yan, ibigay ko na po. And then, yung allowance ninyo, ihuhulog ko ulit, ha? Apo. May pera pa kayo? Meron pa po. Magkano? Ano, 25,000 pa. Ah, meron pa pala. Hindi ko muna kayo bibigyan. Joke lang. Hindi pwede kasi kanila po yung monthly. So, kaya na, yung pong mga allowances nila, ay galing po yung dun sa sponsor po natin, no? Yung galing kay na, meron po sila natatanggap from Tito Efren, yap, na 7,458 monthly, para kay Kim, kay Tita Emily Bonifacio, 7,444 for Kayla, and Tita Caroline Baron, 10,000, and Tita Sara Olereta Yago. Lahat naman yun, yung mga sponsor po nila, and kay Tita PB Lab. Kaya mostly, yung mga mamperang ginagastos po nila, hindi ganun kalaki. Tanyo, may natira pa, no? So, ipon lang, ha? Save lang, ha? Okay? Sige. Kumain na kayo? Hindi pa po. Ayun! Ano lang kasi namin kakarating namin okay. Sa school. Okay. O, yun na. Istorbo tayo, eh. Okay. Hindi na namin sila istorbohin ng matagal, no? Kasi nakakain pa sila. Mag-aral kayong mabuti, ha? Okay, babalik na lang tayo ulit. Tapos, ngayong summer, papaayos ko yung mga ngipin nyo kasi may sponsor naman tayo para sa ngipin ninyo, ha? Patingnan ang ngipin mo ulit. Ikaw, ito kailangan yan din. Ikaw, ito medyo malapit na din. Ito talaga yung kailangan nating ayusin, ha?
para makaroon kayo ng bright smile. Ayan. Bright smile, di ba? Oo. Teka. Oh, yun lang, ah. Maraming salamat. Sige, kain na kayo. Apo. Ha? Magbabay muna kayo. Mag-thank you. Salamat po. Oh, pasensya na kayo, hindi ko sila medyo matagal nakakausapin kasi nga po ay kakain pa sila. 1 hour lang break time. Salamat, bye-bye. O, oh, sige na, ingat kayo, ha. Bye-bye. Ingat kayo sa biyahe niyo. Wala, ingat kayo. Bye-bye. Ha? Chat na lang ako mamaya pag nasend ko na, ha? Apo. O, sige. Inihulog ko po kasi yung kanilang allowance through land bank account po nila. O, bye-bye. Magpayo kayo, mainit, ha? O, sige. O, yan. Sige. At least naibigay ko na. Yun lang po inaantay ko para makita din nila yung pinapagawa nilang bahay. Okay? Sige po, marami pong salamat. At dito ko nalang tapusin ang live natin. At more than 1 hour na tayo naka-live. Ingat po kayo kung saan man kayo nararoon. Maraming po salamat sa lahat ng nanonood na sa atin ngayon. Yung bago pa lang nakapanood, panoodin nyo na lang po ng replay. Thank you so much. I love you all. Bye-bye.